Matapos ang huling window ng FIBA Asia Cup qualifiers ng ating Gilas Pilipinas, ay pasok na nga sila sa FIBA Asia Cup na magaganap sa Serbia. At ang maganda pa dito ay nakuha nila ang 3-0 sa standing. Isa nga sa nagdomina dito ay si Dwight Ramos. Pero bago natin simulan ang buong video, ay kung gusto mo maging updated kay Kai Soto, ay inaanyayahan kitang ilike ang ating video at syempre click the subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bagong videos natin. Kaya simulan na natin. Natapos na nga ang huling window ng FIBA Asia Cup qualifiers para sa ating Gilas Pilipinas na kung saan ay nakuha nga nila ang 3-0 sa standing. Pero kahit naging maganda ang performance ng ating Gilas Pilipinas, ay tila maraming mga fans ang hindi kumbinsido sa performance ni Kai Soto. Iba daw na Kai Soto ang nakita nila sa FIBA kumpara noong nasa TSF pa siya. Malaki sana ang expectation nila kay Kai Soto na maging best player, ngunit si Dwight Ramos ang tinanghal na MVP. Hati ang opinion ng mga Filipino fans sa ating pambato. May mga nagsabi na hindi umano siya pinapasahan tuwing hihingi siya ng bola. Nag-average lamang si Kai Soto ng 9 points at 7 rebounds per game. Agad namang nagpaliwanag si Coach Tab Baldwin sa mga opinion ng fans. Ayon sa kanya, malaki umano ang epekto kay Kai Soto ang 14 days quarantine. Kakulangan sa ensayo kasama ang ating Gilas Pilipinas. At magkaiba umano ang strategy ng USA at ang Gilas Pilipinas. Kahit ganun pa man ay sinabi ni Coach Tab na malaki pa rin ang naiambag ni Kai Soto sa team. Una na nga dito ang depensa na kung saan ay sinira nito ang diskarte ng kalaban. Well, para sa akin, opinion ko lang to ha. Napansin ko lang sa laban tuwing hihingi si Kai Soto ng bola ay hindi ito pinapasahan. Yun ay para lang sa akin. Kayo, baka meron kayong opinion ay i-comment nyo na sa ating comment section. Idagdag na lang natin ang panghuli sa ating video ay usapang NBA muna tayo. Tinalo nga ng Atlanta Hawks ang number 1 sa East na 76ers sa score na 96-103. Nagbida nga sa laro si Kevin Huerter na may 27 points habang Trae Young 24 points. Dahil sa panalo na ito ay advanced na sila sa Eastern Finals na kung saan ay makakaharap nila ang Milwaukee Bucks. Kayo mga kalaro, anong masasabi ninyo sa video natin ngayon? Ugaliing mag-like, comment at subscribe.